So, ang topic naman po natin ngayon ay yung Wikipedia ng Eat Bulaga. Okay? When it comes to Wikipedia, hindi naman po yan 100% na lahat ng nakalagay sa Wikipedia ay yun yung tama. Okay? Pero kadalasan po, para dun sa mga nag-e-edit dyan, ng mga entries dyan, kadalasan kailangan merong source. Okay? Merong pinanggagalingan. Merong news article coming from mainstream media, merong review, merong mga ebidensya. So kailangan po merong pinagbabasihan bago po may edit at mailagay na ganun. Ganun po yung nagiging Wikipedia. Okay, pero pagdating po sa Wikipedia ng Eat Bulaga, ay mukhang nag-a-agree sa milyong-milyong Pilipino na kumakampi po sa TVJ. Okay, so basahin po natin yung nakalagay dito. Ang Eat Bulaga ay isang variety show sa Pilipinas na pinoproduce ng TVJ Productions. Okay, Wikipedia nakalagay. Okay, at kasalukuyang ipinapalabas sa TB5. Ang palabas ay pinapangunahan nila Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, kasama ang iba pang mga co-host hanggang sa kanilang paglisan mula sa tape noong 2023. Oh, so yun po, very clear dito po sa Wikipedia. Noong July 1, muling nagsimula ng show sa pangalang EAT. O, na yung mga host, yung mga Dabarkads, kilala sila bilang mga legit Dabarkads. Noong Desyembre 2023, ang TVJ ay nanalo sa Eat Bulaga trademark dispute kontra Tape Incorporated. At pag kinlik mo yung number dyan, merong citation. Ito po. May article coming from Philippine Daily Inquirer, TVJ wins copyright case, owns Eat Bulaga trademark. Okay, so totoo ba yung nakalagay dito? Lahat naman po na nakalagay dito ay nanggagaling sa mga news ng mainstream media. At totoo naman na nanalo yung TVJ dyan sa IPO na maipakan sila. Nanalo sila dahil ang kanilang nilaban sa IPO ay mapakan sila yung pong trademark ng tape. At yun na nga yung nangyari, nakansela nga. So nanalo. So, yun po ang hindi pa rin matanggap nung ilan po sa mga supporters nung sa kabilang kampo. At naintindihan ko naman, syempre, ipipilit at ipipilit nila. Totoo naman na pwedeng mag-apela. Totoo naman na pwede mong paabutin ng Court of Appeal, Supreme Court. Talagang nandyan po yan. Pero habang hindi pa sila nananalo doon, di ba? Yung ruling ng IPO still remains na kanselado. Kinansela na eh. Nagsalita na yung IPO, kanselado yan. So, at yun na din po yung ginamit ng Wikipedia, yung pong nag-edit dito para po i-clarify na yung Eat Bulaga ay sa TVJ. Okay? So, sa maring i-dispute po yung aking sinasabi, sabihin nila, Wikipedia lang yan, hindi naman ano yan. Pero ang punto ko lang dito, buti pa yung Wikipedia, marunong ma-recognize yung pong sinabi ng IPO, yung pong lumabas sa balita, na totoo naman, hindi po fake news yon, talaga namang nanalo sa IPO. Buti pa dito sa Wikipedia ay kaya nilang i-accept yung katotohanan na ang Eat Bulaga po ay nasa TVJ. TVJ po ang kinatigan ng IPO. Sa TVJ po kumampi yung mga tao, karamihan ng mga tao, pati po yung sa gobyerno na ahensya sa TVJ. At yan na nga po ang nakalagay dito sa Wikipedia niyan. Okay? Check pa natin. Yung mga host, yung mga Dabarkads. Yan. O, kasi sila naman kasi talaga. O, tapos yung mga producer, o location, o TB5 Media Center. O, ito yung history. Unang pinalabas ang Eat Bulaga nung July 30, 1979. O, may kasaysayan, merong tema, mga kasalukuyang bahagi, special na programa. Ito, studio na gamit ng Eat Bulaga. O, yun. Ang Eat Bulaga ay sumahim papawid sa Broadway Centrum sa Quezon City mula September 16, 1995 hanggang December 7. Noong December 8, sila ay lumipat na sa APT Studios at noong July 2023, lumipat na sina TVJ at Legit Dabarkads sa TB5 Media Center. So kung merong isang tao, magsi-search sa Wikipedia, kadalasan naman po, doon tayo pumupunta. Ano ba ang history nito? Ano ba? So makikita po nila at least yung tamang history na yan naman po talaga yung nangyari. Diba? Ipipilit nung tape na sa kanila yan. Pero syempre, karapatan nilang mag-apila. Pero hanggat wala pa yung apila, diba? O, itong sa Wikipedia, diba? Tama yung kanilang ginawa.
o panahon sa RPN, Studio 1 Broadcast City. Dati pala sa Broadcast City. Try nating dumalaw kung pwedeng pumunta. Grand Ballroom, Celebrity Sports Plaza, 1987 to 1989. Ayun pala, ang history pala nila doon, no? Talagang grabe. So, sa ABS-CBN, sa Dolby Theater. O, tapos, nag-Celebrity Sports Plaza din sila. Yun, no? So, ito. Yun po yung sa Wikipedia. So, yun lang naman yung punto natin. So, yung mabuti pa sa Wikipedia, marunong tumingin doon sa utos ng korte. Yun po yung pag-check ng tao, yun po yung makikita nila na ang Eat Bulaga ay Tito Vic and Joey pa rin dahil sila naman po talaga. Okay, maaaring iniisip ng tape na dahil sila yung producer, na sila yung may-ari ng trademark, pero nag-decide na po yung pong IPO. Maaari po nilang iapila, pero matagal pa po yan bago po kung sakaling magkumampi sa kanila or tumaliwas at katigan muli yung pong TVJ. Okay, so yun po. Punta din naman tayo sa latest tweet ni Boss Joey De Leon. Okay? Na tungkol naman po sa isang sorpresa. Bubulagain kayo ng doble-doble sa Sabado, 11:30 a.m. Yun. So, maaaring hindi pa po alam ng lahat ng tao sa ngayon. Pero posibleng ito po. Eh, kasi pag tinignan mo yung t-shirt niya, meron ding RS number 9 Harajuku. Mukhang Rolling Stones na ano yan. Tapos gumubuo ng number 9. So malamang po ang ibig sabihin niya doble-doble ay meron na sa TV5, meron pa sa kanilang old home sa RPN9. Okay, na sa CNN Philippines ngayon. De, pero napaisip na ako, ano kaya ang posibilidad? Buhay pa kaya yung studio nung sa RPN9, yung Celebrity Sports, at yung meron pa kaya doon mga studio na pwedeng gamitin para mas malaki? O hindi ko alam. Syempre madugo yun, medyo magastos ano yun, pero posible kaya in the future na minsan doon mag taping ang Eat Bulaga, di ba, para bumalik sa RPN. Baka nga, no? Hindi kaya, no? Kasi sa studio TV5 maganda naman, pero maliit. O pag doon, baka pwede. Pero syempre, yung setup nun, medyo matagal, mga camera, ganun, mga ilaw. O, yun ang tingnan natin in the future. Baka po nandyan yung posibilidad na yan. Okay? So, yun guys, thank you very much po. Mamaya, ipopost ko yung vlog natin about sa Sugod Bahay kanina. Nakakatuwa yung experience and talagang tuwang-tuwa ako. And maraming salamat, Mayor Jose, Wally, Paolo, at lahat ng mga kasama natin doon, mga Dabarcads natin doon, at mga staff ng TVJ Productions, Kuya Darren. Thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Please subscribe Models of Manila FM sa YouTube at sa Facebook. Ito muna po ang ginagamit kong Facebook habang wala pa yung ating main page, na ang daming ibang nawala din bukod dun sa akin. Maraming mga ibang nawala ng FB page, so hindi pa namin maintindihan lahat. Okay? So, bye-bye, guys.